Kamusta mga idol? At ngayon nga, hanggang hindi pa naman natin na ilalabas ang kabuuang kabanata sa paglalakbay ni Don sa madilim na kontinente. Kaya additional hint lang muna tayo ngayong araw. At isa nga sa mga dagdag information, magkakaroon nga daw ng salo-salo ang bagong alyansa nila Don Freaks sa pugad ng mga Kimera. Kumbaga ang pangkat ni Don at ng hari ng mga langgam, sabay-sabay kakain at magsasaya para ipagdiwang ang kanilang bagong alyansa. Pero ang pinakamatinding mangyayari, sa pagdating nga daw ng mga alagad ng King of the East, sa kinaroroonan ng ating mga bida. Si Don Freaks nga daw at King Magnum, magtutulungan na pabagsakin at talunin ang mga nagdating ang kawal ng hari. Dahil sa pagdating nga daw ng mga tauhan ng hari ng silangan, mapapatingin sila Don Freaks at King Magnum sa kanila, dahil meron ng biglang nagdatingan na bagong mga bisita sa kanilang kinaroroonan. Talaga naman mga idol, ang malaking katanungan dito, malalakas kaya ang nagdatingan na mga kawal? Dahil anong malay natin kung nandyan na pala ang ibang mga commander at kapitan ng hari? At isa pa, paano kung may kasama pa silang prinsipe sa pagpunta dyan? Talagang mapapalaban sila Don Freaks at King Magnum kung magkataon. Pero sa ngayon na, wala pang confirmation kung may mga opisyales ba na magdadatingan. Dahil paano kung puro mahihinang nilalang lang ang pinadala ng hari para pumunta sa lokasyon ng mga Kimera? Talaga naman, mukhang kawawa sila sa alyansa ng ating bidang Hunter at sa grupo ng hari ng mga Kimera Ants. At ang isa pang dagdag information, pinakawalan na rin daw ni Don Freaks ang isa pang Royal Guards na kinulong niya sa kanyang Black Portal. At ang pinakamatindi, dahil konfirmado sa additional hint, na sobrang lakas nga daw ng Royal Guards na yan. At magpapasiklab ito at magpapakitang gilas sa kabuuang kabanata ng Part 32. Talaga naman mga idol, napakaganda niyan, dahil kung iisipin natin ng maigi, yung dalawang Royal Guards lang talaga ang natalo ni Don ng 100% pagdating sa labanan. At ang isa naman, hindi talaga nakalaban ng ating bida hanggang sukdulan. Dahil nakulong nga niya agad yan sa kanyang Black Portal. At hindi na ito nakalabas pa para makapagpasiklab ng kanyang mga kakayahan. Kaya hindi rin siya totally na natalo kay Don Freaks. At maganda talaga mga idol na makapagpakitang gilas siya sa darating na serye, para malaman natin kung ano ba ang kanyang mga kayang gawin. At ang isa pang additional confirmed information, ang Royal Guards nga rin daw na yan ay walang tiwala kay Don Freaks. Kaya ang malaking katanungan dito, maglaban din kaya sila ng ating bida para mapaamo ang maharlikang gwardiya? Talaga naman, abangan natin yan sa full chapter dito sa JC Anime TV. Pero syempre aaminin ko na wala pa namang confirmation kung silang dalawa ba ng ating bida ay maglalaban pa. Dahil kung ang kanilang hari, tanggap na sila Don Freaks at ang pangkat nito, dahil nagsanib puwersa na nga sila ngayon. Kaya maaring rumspeto ang Royal Guards sa desisyon ng kanyang hari. Maliban na lamang kung meron siyang mataas na hadhikain na palitan si King Magnum sa pwesto nito. Dahil minsan merong mga tauhan at mga opisyales
na naghahangad ng mas mataas. Yung tipong pagkaingit sa kanilang pinuno at naghahangad ng masama para mapalitan ito. At siya ang hirangin na bagong hari sa kanilang grupo. Pero syempre ngayon, eh hindi pa ito sigurado dahil malalaman natin ang magiging hakbang ng Royal Guards sa paglabas pa ng full chapter. At bago nga tayo magtapos mga idol, eh talakayin lang din natin ang ibang mga kaalyansa ng ating mga bida. Dahil kung matatandaan nyo, eh sinabi ni Don sa lahat ng kanyang mga nasasakupan, na maliban nga daw sa kanilang hideout na kinaroroonan ngayon, eh meron pa nga daw siyang mas alam na isang lugar na mas safe kumpara sa kanilang liblib na kuta. At yan na ay walang iba kundi ang kanyang Black Portal. At gusto niya sanang ipasok ang lahat ng kanyang kaalyansa at sa kanyang Black Portal na lang daw manirahan. Dahil mas ligtas nga daw sila rito. At sinabi nga yan ni Don sa lahat dahil nag-aalala siya sa lahat ng kanyang mga kaibigan. Dahil baka matuntun nga ng hari ang kanilang hideout sa mga hindi inaasahang pangyayari. Kaya gusto niya na maging handa ang lahat at lumipat na lang sa kanyang Black Portal. Pero dahil sa hindi maaaring mabuhay ang mga espesyal na yaman at ang malaking puno sa kapangyarihan ni Don, kaya minabuti ng lahat na huwag muna silang lumipat ng biglaan. Dahil sayang nga daw ang mga Nitro Rice at ang Big Tree na kanilang pinakapagkain kung ito ay iiwanan na lamang agad nila. At nirespeto nga ni Don ang desisyon ng kanyang mga kaalyansa. At sa part nga na ito mga idol, eh magkakaroon ng nakakatakot na speculation. Dahil paano kung ang desisyon ng mga kaibigan ni Don ang magpahamak sa kanila at magdala sa binggit ng kamatayan? Dahil isang araw, eh maaring malaman ng mga kalaban ng kanilang hideout na kinaroroonan. Eh talaga naman, eh malalagay sila sa matinding kapahamakan. Dahil wala naman si Don Fritz sa kanilang base para sila ay tulungan. At kung sakaling mangyari nga ito, eh maaring dyan nila maalala ang napakagandang offer ng ating bida sa kanila, na sa kanyang Black Portal na nga lang daw sila manirahan lahat. At ito nga ay isang prediction lamang na pwedeng mangyari sa mga susunod pang kabanata. Pero syempre abangan natin sa paglabas ng full chapter kung ano ba ang mga mangyayari. At bago nga tayo magtapos, eh sana ay huwag niyong kakalimutan mag-like dahil napakalaking tulong niyan para sa ating channel. At kung meron naman kayong opinion, eh comment niyo na lang yan sa ating comment section para malaman din namin ang inyong mga opinion. At kung may mga bago naman dyan, eh sana ay huwag niyong kakalimutan mag-subscribe and click the bell icon para lagi kang updated sa mga video na ating ilalabas. Maraming salamat po.